siya ay isang kakaibang bata. Kapag wala ang mga magulang sa bahay, ibinenta niya ang kanyang kapatid sa isang lalaki. Pagkatapos ay mayroon siyang 100,000 pera. Ang kanyang pangalan ay Zaizay. Nagkaroon siya ng kakaibang karamdaman na humantong sa hindi niya pagtanda. Ang kanyang katawan ay kamukha ng 5 taong gulang na bata. Umalis sila ng kanyang ina upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit ang ama ay nagpakasal sa isang mayamang babae. Nagmakaawa ang nanay sa lalaki na tulungan sila. Ngunit itinaboy niya ang mga ito. Si Zaizay ay nalungkot at nagalit. Natagpuan niya ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabi niya na pareha sila ng tatay. Ngunit hindi naniwala ang kapatid niya. Sa halip itinulak siya at pinakain ng buhangin. Mahirap ang kanilang buhay. Kailangan nilang umasa sa bawat isa upang magpatuloy. Ipinagbili ng ina ang kanyang katawan. Sa huli, hindi kinaya ng ina sa kanamatay. Si Zaizay ay kinukop ng isang lalaki. Ngunit alam niya na malalaman nila ang tungkol sa kanyang katawan. Sa huli ay nakuha pa rin siya para sa pagsasaliksik. Doon, nakilala niya ang nag-iisa niyang kaibigan, si Leo. Si Leo at siya ay ganap na magkakaiba. Mabilis na lumaki ang katawan ni Leo. Ngunit ang kanyang utak ay parang bata pa rin. Nakatakas siya mula sa instituto ng pananaliksik dahil sa lakas ng katawan ni Leo. 30 taon na ang lumipas. Mayroong dumating na mag-asawa at nais nila magpalaki ng isang bata. Pinili nila si Zaizay para ampunin. Ang lalaking ito ay ang kapatid ni Zaizay. Ito ang kapatid niyang nagngangalang Link. Siya ay naging pulis. Siya ay may magandang asawa. Si Zaizay ay naging kanilang anak. Ngunit ayaw niyang patawarin sila. Nais niyang mag-isip ng isang perpektong plano sa paghihiganti. Sa araw na iyon, tinawagan niya ang kasamahan ni Link. Sinabi niya na lalaki na siya mag-isa at gustong makauwi. Sumagot ang lalaki at sinabing huwag aalis sa kanyang pwesto. Dahil si Sanduan siya nito, dito nagsimula ang unang kaso ng pagpatay. Mayroong mga butas sa likod ng mga biktima. Namatay sila dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Ang mamamatay tao ay ang batang 5 taong gulang. Pinatay niya sila upang saktan ang kanyang kapatid. Pinapando niya ang lalaki sa gusali. Nais niyang ipakita sa lahat ang pinangyarihan ng pagpatay. Bilang isang resulta, ang pulisya ay agad na dumating. Nagising na lang si Ling at nawala ang 1 piraso ng memorya. Upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, kinabukasan ay dinala ni Ling ang kanyang pinsala. Natuklasan niya ang 2 pang biktima na namatay sa gusali. Natagpuan nila ang sandata sa pagpatay. Laging iniisip ng lalaki ang tungkol sa pangyayari. Napansin niya ang laruan ng anak. Maraming itong butas sa katawan. Tinanong niya sa anak kung sino ang nagbutas dito. Sinabi ng anak na siya ang nagbutas sa laruan. Mabilis siyang tumakbo sa tool room at binuksan ang lagayan ng tools. Hindi niya mahanap ang electric drill. Nakita niya ang 2 butas na may dugo. Katabi nito ang 1 madugong hand crane. Kinumpara niya ito sa kamay niya. Pareho ang laki ng mga ito. Nagduda siya na siya ang mamamatay tao. Naguluhan siya sa kanyang sarili. Maingat siyang tinignan ang mga butas sa kanilang katawan. Pareho silang lahat. Kaya hinanap niya ang mga dokumento. Pero walang simbolo ng tato ang mga butas. Nakaupo siya sa kama at hindi makatulog. Napansin niya ang larawan ng kuneho na iginuhit ng kanyang anak. Ang nakalarawan na ito ay pareho sa mga butas sa likod ng mga patay. Nang gabing iyon, dumating si Andy sa bahay nila. Dumating siya upang makahanap ng katibayan. Sa oras na iyon, inilagay ni Zaizay ang mga larawan sa mesa. Napansin ni Andy ang larawan ng kuneho. Tinanong niya si Zaizay kung sino ang gumuhit nito. Sinabi ng bata na ang ama niya ang gumawa nito. Lumalaki ang mga pagdududa ni Andy kay Ling. Kinabukasan, dumating siya upang hanapin ang labi ng mga biktima. Maingat niyang tiningnan ang larawan. Nakipagkita siya kay Ling. Kinuha niya ang litrato at tinanong si Ling. Nais ni Ling na patunayan sa kanya na siya ay ang sosnete. Kaya humingi siya na 1 linggo para patunayan ito. Nais ni Ling na kuhanin ang larawan mula kay Andy. Nag-aaway silang 2 dahil dito natambo si Andy. Mabilis na pumunta si Ling. Malubhang nasaktan ang kanyang kasamahan. Ngunit sa oras na iyon, inilabas ni Andy ang kanyang telepono. Sumigaw si Ling at sinabing wala siyang kasalanan. Kinakpan niya ang bibig ni Andy. Tuluyan niyang pinatay si Andy. Ito ang unang taong pinatay niya. Sa oras na iyon, naisip niya ang mukha ng killer. Nakita niya ang mukha ng killer, hinabol niya ito. Mabilis ang reaksyon ng killer. Nakita niya ang lalaking may hawak kay Zaizay. Sumigaw siya ng malakas at ang lalaki ay tumakbo palayo. Sa wakas ligtas niyang nasagip si Zaizay. Nanatili si Ling sa kanilang bahay. Nais ng kanyang kapatid na lumabas. Ngunit may hawak siyang kutsilyo. Ang tiwala ng kanyang asawa ay nagsimulang gumuho. Nakita ni Ling ang 1 larawan. 3 sa kanila ang nabiktima. Nakita niya na malinaw ang bata sa likod nila. Nagpa siya si Zaizay na patayin ang kanyang